Ayan, so welcome po sa ating Saturday edition ng Palatuntunang Talk to My Lawyer. At kami po ang inyong partner sa batas, Jockey Maestrado. Attorney Mark Tolentino. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Okay, so partner, tulad ng ating nakagawian, sinasagot natin yung mga nakalipas na mga katanungan. Okay, meron tayong dalawang naiwan na katanungan. Ito si Nanay Lita Hilario ng Malibong Bata, Pandibulahan. Sabi niya rito, good AM, Attorney Mark at Jackie. May kapatid po akong kambal. At nasa Japan sila, bumili sila ng lupa at bahay sa isa, pinangalanan, at may boyfriend siya dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Mm-hmm. So yung property, nakapangalan sa boyfriend? Parang ganun. At dun din sa kapatid. Parang ganun yung kapatid ng boyfriend? Or kapatid niya mismo, ating texter. Okay? So, ang sabi niya rito, may boyfriend siya dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Kung sakali po ba nabigyan ng power of attorney para ibenta yung bahay at lupa, ano po yung laban ng kanyang kakambal para tutulan ito? Meron ba? Actually, yung property, kanina nakapangalan pala? Doon sa kapatid. Sa kapatid. Oo. So yung kapatid may boyfriend. Actually ang property ang pera galing sa taga Japan, mm-hmm, pero yung property nakapangalan sa kapatid. Mm-hmm. Tapos may SPA binigyan yung boyfriend ng galing ng Japan. Okay? Actually kung sakali po. Kung ganoon, walang karapatan yung boyfriend kasi in the very first place hindi po pwede magbigay ng SPA, mm-hmm, yung taga Japan kasi nga hindi nakapangalan sa kanya yung property. Okay? Ang property nakapangalan sa kapatid. Of course, mm-hmm, not because yung property nakapangalan sa kapatid sa kanya na yung property. Ang tawag doon intrust ang tawag doon. Intrust. It only means pinagkatiwala lang, mm-hmm, sa kanya. But unfortunately, yung trust issue kasi diyan, kailangan pa yan i-prove sa court. Kasi there's a presumption na if you own the property, if yung property nakapangalan sa'yo, ikaw yung may-ari ng property. Mm-hmm. So it means pwede mong ibenta ang property or sa ibang tao. Aha. So yung isang tao, kahit nasa kanya yung galing yung pera, pero hindi nakapangalan sa kanya ang property, hindi siya magka-issue ng SPA. Mm-hmm. Hindi ganun. Okay. So sa isang banda, yung halimbawa kakambal naman, nung mismong may-ari, nung lupa, meron ba siyang habol? Let's say, may issue sila against dun sa boyfriend. Yes. Sinong may habol? Yung taga-Japan? Yung kakambal. Yung kakambal, actually, yung may-ari ng property, yung nakapangalan. Mm-mm. Actually, yung nakapangalan, mas may powerful, mas may power siya sa property kasi nakapangalan sa kanyang property eh. Mm-mm. In fact, yung may totoong may-ari ng property, pwede niyang ipa-change ang title. I-prove lang niya na in-trust yung property sa kanyang kakambal. Mm-mm. Okay, sige. Eto, sir, ask ko lang po kung need kong bayaran ng internet na hindi ko nagamit. Yun yung una. Nakapangalan po kasi ako, o nakaplan kasi ako, 2 months, pinadalhan po ako ng load. So, ito po yung dapat ang bayaran ko. Kaso, pati yung sumunod na mga buwan, kasama ba sa billing kahit wala pong load na pinadala at di ko po nagamit? Pay ko rin po ba? Si Edeline Alonso ng Pandakaki, Mexico, Pampanga. Depende yan sa contract ninyo sa isang subscriber at saka yung internet provider. Okay, unfortunately, may tinatawag tayong no one should be enriched himself against in favor of another. So anong tawag doon? Unjust enrichment. Mm-hmm. Okay? Kasi unjust enrichment, bawal po lumamang isang tao against sa other. Yung tawag doon sa batas. In this case, pwedeng i-explain yan sa internet provider na hindi niya nagamit. But depende pa rin yan sa contract nila. Mm-hmm. Kasi may mga nakalagay sa provision kasi doon na kahit hindi nagamit, if you subscribe, you are required to pay. May ganun. So depende yan sa kontrata nila. Saka siguro payo rin natin, attorney, no, doon sa ating mga kababayan na may ganitong sitwasyon, sa simula pa lang na na-sense nyo na may problema, kaagad tuwagan. Yes, yes. De, bago kayo pipirma ng kontrata, basahin nyo muna. Ayun. Yun. Yun. Basic yan. Mm-hmm. Okay, dito naman tayo sa issue ng adoption. May nagpadala rin sa atin ng mensahe. Mm-hmm. Sabi ni, si Ray Canlas ng Las Piñas. Good day po, siyam kaming magkapatid. Mm-hmm. Aha. Ang asawa ko, yung kapatid ng,
Yung asawa ko, yung kapatid na nurse, nag-uwi ng abandoned child at inalagaan ng mga magulang nila. Nakatapos po yung baby ng college, namatay na po yung mama ng asawa ko. Papa, buhay pa under judicial partitioning ng properties nila. Yung grown baby, gusto rin makahati sa mana po. Kung wala pong consent ang magkakapatid to adopt him, pinag-aral na po siya, nabigyan na po siya ng house and lot. So, ano po ang dapat nilang gawin? For, sa unang issue dyan, mm-hmm. abandoned child ba yan? Uh-huh. Kasi when you say abandoned child, kailangan may declaration yan sa mm-hmm. court or sa DSWD na abandoned child yan. It means pag abandoned child, mayroon na siyang, pwede na siyang i-adopt. Okay. Pangalawa, yung bata na yan, in-adopt ba? Mm-hmm. May judicial decree ba pag-adoption or it was just pinabigay lang sa kanya? Mm-hmm. Kasi nga, pag binigay lang, wala namang decree of adoption, it means hindi siya matatawag na legitimate child. Pag hindi siya legitimate child, wala siyang karapatan over the property ng namatay. Mm-hmm. So, wala siyang share na matatanggap na. Okay. Pero kung gugustuhin halimbawa attorney ng magkapatid, pwede ba yun? Pwede ibigay, mm-hmm. hindi na through inheritance, but maybe through donation, through sale, pwede okay. naman ganun. Mm-mm. Ayan, so pwede rin po pala. Good day po. Ngayon po ay 23 years old na ho yung bata. Ibinigay po sa akin na pinabinyagan ko na, pinarehistro ko ho ang pangalan no, naming mag-asawa at sa ngayon ay nasa abroad na yung bata. At single parent po, 5 years na yung babae. Tanong po, magkakaproblema po ba siya, yung nanay ng bata sa bandang huli? Si Mrs. Santos ng Bulacan. Ang bata, hindi siya adopted. Mm-hmm. Binigay lang. So, same answer pa rin yan. Parehas din. Pareha lang yan. Kasi pag, ang adoption kasi, judicial in nature. Mm-hmm. So, pag hindi adopted, kahit na nasa inyo yung bata na yan, kung walang paper, kahit na pina-registered nyo na ikaw yung parents, mm-hmm. ikaw yung nanay, ikaw yung tatay, actually, that is simulation of birth. That is a criminal case. Uh-huh. Okay, ang suggestion ko, pwede kayo mag-file ng adoption plus correction of entry in the birth certificate. And yung mga pagkakamali, pwedeng baguhin nyo yan. Kasi that's a, parang ninakaw nyo po ang identity na isang tao. Yes. So, ito may nagpahabol pa sa issue ng cybercrime. Paano po kung totoo ang sinasabi sa mga gadget? May kaso pa rin ho ba? Totoo ang sinasabi? Sa mga gadget. Ano okay. ba yung ibig sabihin nito? Depende yan kung anong klaseng totoo. Uh-huh. Okay? Kasi po, may tinatawag tayong absolute and relative privilege communication rule. Mm-hmm. Okay? Pwede po kayo magsasabi ng anong bagay if it is an absolute, if it is a in the exercise of your freedom of expression. Mm-hmm. For example, kini-criticize mo yung isang public officer in the performance of his official duty. Or fair commentaries on matters of public interest. In that case, walang libel yan. Pero pag gusto mo lang babuhayin ng isang tao, sisiraan yung reputation, honor niya, mm-hmm. May libel na yan. Okay, sa issue naman, attorney ng senior citizen, sabi ni Ray dito ng Las Piñas, good AM po. Ang isang malaking food chain, meron pong promo. Hindi ko nabanggitin na. Mm-hmm. Yung 2 pieces of chicken nila with drinks at 99 pesos lang. Mm-hmm. Nang nagbabayad na po ako using senior citizen's ID, hindi daw ho allowed kasi discounted na daw po daw yun. So, nawala ho yung privilege as senior citizen kasi enjoy din po ang mga non-senior. So, comment daw on that. Actually, bawal po ang double discount. Mm-hmm. Okay. It means pag may discount na, hindi na pwede i-avail ang mm-hmm. senior citizen. Pero pag mas malaki ang discount ng senior citizen, yun ang i-avail mo. For example, ang discount ng isang chicken is only 5% lang kasi may promo 5% or 10%. Huwag mo i-avail yung discount na yan. I-avail mm-hmm. mo yung senior citizen kasi 20%. Yes. Kasi bawal po ang double discount and kailangan yung senior citizen, ikaw lang mag-avail mm-hmm. based on your consumption. Uh-huh. Hindi po pwede na kasama mo yung isang bata, kasama mo yung pamangkin mo, kapatid mo, na hindi naman senior citizen, i-avail yung senior citizen. Sa'yo mm-hmm. lang. It is for your exclusive and your personal consumption only. Yan, okay. So, titignan nyo, paano yun, attorney, kapag gano'n na may discounted na discount. Yung promo, tapos... So, you can tanungin mo ang manager kung mm-hmm. magkano ang discount. Aha. Uh-huh. Then, ask for a computation.
Tapos kung yung computation nakita mo 10% lang, huwag mong i-avail yun. I-avail mo yung 20%. Oo, syempre. Okay, so thank you po. At huwag ho kayong mahihiya, no, na makipag, hindi naman makipagtalo, kundi makipag-ugnayan doon sa mga... But for example, yung discount is 30%. 30% ang discount. Oh, i-avail mo yung 30%, huwag yung 20% senior citizen. Oo, oh, kung ano yung mas mataas. Ah, yes, ano yung mataas. So yung privilege ay nasa'yo to choose. Ah, yes. Okay. Okay, so usapin naman ho tayo ng marriage law. Sabi rito ni Wen ng Tarlac. Hello, good morning po sa inyo. Tagapakinig niyo po ako. Ask ko lang po kung pwede akong alisin ng husband ko bilang benepisyaryo ng SSS kasi hiniwalayan ko dahil sa diste. Ngayon may kinakasama na daw ho siya. Yung pinangalanan ay yung asawa niya. So parang gusto palitan yung kanyang pangalan. Anong actually, hindi doon? Naman siya, kung hiniwalayan lang, hindi naman matatawag na hiwalayan kung walang annulment. Mm-hmm. So, klarin po natin, na-annulled ba sila o hindi pa. Kasi pag hindi pa annulled, they're still married. If they're still married, may claim pa rin sila sa SSS. Mm-hmm. Ano lang yan? So, hindi ho basta-basta napapalitan ho yung pangalan niya doon. Okay. May laban ka. May laban. Yan. Ito, walang pangalan eh, no? Sabi niya rito, magandang umaga po, Jackie and Attorney Mark. Tanong ko lang po, kung pwede ho bang magpakasal ang magpinsan, second cousin? Pwede. Mm-hmm. Actually, nakalagay sa batas, ang bawal po yung up to fourth civil degree of consanguinity. Mm-hmm. You say up to fourth civil degree and up to first degree cousin. Ah, okay. So, pag second degree cousin ka na, pwede na. Pwede na. Pero magkapatid, kahit half brother, half sister, bawal yan. Mm-hmm. First degree cousin, bawal yan. So, yun lang bawal. But sister-in-law, brother-in-law, pwede. Okay. Yan. Malinaw po yan. Ito, pampag-good vibes sa Attorney Mark. Sabi niya, good AM po. Avid listener po ninyo ako, si Miriam Naval from Imus, Cavite. Oh, yes. Hello po. My name is Miriam. Sabi niya, every Saturday daw, nakatune in tayo siya laagi sa atin. At sana ho ay habaan sana ang... Parang ang daming sana. Time slot nyo para mas marami na hong matulungan na tao na nangangailangan. More power and God bless to your program. Soon. Tingnan natin. Okay, so ito may pahabol. Sabi rito ni Tere Aldaba ng Malolos. Sabi niya, Attorney Mark, para saan po ba ang 150 pesos na annual membership fee ng mga senior citizens? Depende yan sa charter ninyo or sa organization niyo. Pwede sa maintenance, pwede sa operation. Of course, in every organization, may expenses talaga yan. Mm-hmm. Normally, for example, sa mga papel, sa maintenance sa office, yes, sa staff, or yung mga pang merienda. So, I think may konti namang mobilization expense naman ng sa organization. But depende yan sa charter ninyo or sa pag-uusapan ninyo sa senior citizen ng bayan ninyo. Ayan. So, ang lalapitan nyo doon ay yung authority. Yung authority ng senior citizen officer, yung presidente yata ng isang bayan, isang city. Ayan. So, wag ho kayo mag-hesitate na magtanong kaugnay ho nung mga sinisingil sa inyo. Tama. Diba? Okay, so... Ang bilis, ha? Naubos na natin yung 15 minuto, no? At babalikan natin yung iba pang mga concerns ng ating mga kababayan. At marami ang nagtatanong, ano ho ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga? Ang pag-uusapan po natin, illegal marriages, yung bawal na pagpapakasal. Aba, okay. Interesting yan, topic na yan. At pansamantala ay puputulin ko muna ang mga impormasyon na ihatid po sa atin ni Attorney Mark. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang paalaala. Ito po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Alright, at muli magandang umaga po sa ating mga kababayan. At simulan ng aho natin, nabitin natin si Attorney. Napag-usapan na ho natin yung bawal na pag-ibig. Tama. Ang daming tumawag at nag-text. Nakaka-relate sila. Nakaka-relate kasi po, ang Filipino by nature ay lovers. Yan. Okay, good lovers. Correct. Very romantic ang mga Pilipino daw. So, that's why very relevant yung issue about annulment, marriage law, yes, about bawal na pag-ibig. Ngayon naman, bawal na pagpapakasal. So, siguro mas maganda kung... i-simplify natin, ano ho ba yung, ano-ano po ba itong mga tinatawag na illegal marriage? Yung illegal marriages, dami pong illegal marriages, but tatlo lang po yung illegal marriages na nakalagay po sa ating revised penal code. Mm-hmm. Okay. Ang una pong illegal marriage, ito ang tinatawag na bigamy. Mm-hmm. Okay? Bigamy. Pangalawa, yung mga pagpapakasal contrary to marriage law.
And yung pangatlo, ito ang tinatawag na premature marriage. Yung may tinatawag na premature marriage, may tinatawag na marriage contrary to law, but ang pinaka-popular na, na topic about illegal marriages, ito ang tinatawag na bigamy. Mm-hmm. Ano ba itong bigamy? Itong bigamy kasi, kailangan ng sa big, in order for a person to be liable for bigamy, kailangan may first marriage siya. Uh-huh. Which is valid. Mm-hmm. Okay? Tapos, valid and subsisting yung first marriage niya. Mm-hmm. Then, pumasok siya ng pangalawang kasal na na-void because of the presence ng first marriage. Mm-hmm. It means, nagpapakasal siya na hindi pa siya annulled. Uh-huh. Oh, dami po mga issue about this one kasi pwedeng may isang sabi po ng isang decision ng Supreme Court before 1988 na nagsasabi na pag, for example, yung first marriage, sabi ng isang party na void yun kasi 10 years na kami hindi nagsasama. That's why I believe in good faith na void na yun. So it means, nagpumasok ako ng pangalawang pagpapakasal. Mm-hmm. It was, he was acquitted by the Supreme Court then. Kasi po, he acted in good faith kasi akala niya good na yung first marriage, wala na yun. Okay? Mm-hmm. But because of the 1988 law, ito ang tinatawag na Family Code of the Philippines, iba na. Kasi, under the Family Code of the Philippines, in order for you to enter a second marriage or in order for you to enter or to remarry, mm-hmm. Kailangan yung first marriage, kailangan i-declared by the court. Kailangan there must be a judicial declaration of annulment or nullity of your marriage. Mm-hmm. So, kung walang decision ang court, kung walang annulment, walang petition for declaration for nullity of marriage, kung nagpapakasal po kayo, bigamos ang kasal niyo. Pag bigamos, pwede po kayo makulong ang hanggang 12 years na kulong. 12 years? It means ang bigamy mas mabigat na krimen kesa adultery or concubinage. Mm-hmm. Kasi ang adultery or concubinage, ang adultery hanggang 6 years lang. Ang concubinage hanggang 4 years lang. But ang bigamy hanggang 12 years. So mas mabigat po ang bigamy. Mm-hmm. Na penalty. Okay? Okay? So, but may, under the Family Code of the Philippines, good news po ito, may tinatawag po tayong valid bigamous marriage. Valid bigamous marriage. So, bigamous marriage siya, per valid. May ganon. So, bagong batas po ito, ito ang tinatawag na valid bigamous marriage. Mm-hmm. So, dami pong hindi nakakaalam ano yung mga bigamous marriage na valid. Uh-huh. Ang unang, ang tinatawag na valid bigamous marriage, for example, yung asawa niyo, hindi na nagpapakita ng 4 years. Mm-hmm. At least 4 years. Or, okay, if in the danger of death, 2 years lang. For example, yung barkong sinakyan niya na lunod, mm-hmm, hindi mo alam kung saan na, hindi mo nakita yung katawan niya. For 2 years lang kailangan nun. Mm-hmm. For example, yung asawa mo kasama sa military operation, sa example, doon sa Mindanao, yes, tapos biglang nawala na at the time of war, mm-hmm, or during war. So, 2 years lang kailangan doon. Or, for example, passenger po yung asawa mo ng airplane, tapos na crash yung airplane, hindi na nakita yung katawan, mm-hmm, 2 years lang kailangan. But normally, kailangan 4 years na nawala ang asawa mo. Mm-hmm. But not necessarily mean 4 years, tapos na ang kaso mo. Kailangan may exertion of effort to find the husband. Oh, hindi pa okay. Or the wife. Kailangan, hindi pa pwede na pag 4 years na wala na, hindi ka na. Kailangan i-establish po sa court na may exertion of effort. Mm-hmm. Exert mo yung effort mo nahanapin ang asawa mo. Mm-hmm. And pangatlo, kailangan mag-file ng petition sa court in a summary proceeding. Petition for the declaration of presumptive death. Oh, okay? So, but unfortunately, we say if the court will issue a declaration of presumed death, pwede na po kayong magpakasal ng pangalawang pagkakataon. Mm-hmm. Or, for example, may boyfriend kayo or may girlfriend kayo, pwede na yung pagkasalan. Of course, ito ang tinatawag na valid bigamous marriage. But unfortunately, itong valid bigamous marriage, subject to the condition na yung first husband niyo or first wife hindi lumitaw. Mm-hmm. Kasi pag lumitaw, automatic yung second marriage niyo maging void. Oh, ganoon. Oh, yes. Parang teleserye, di ba? Oo, lulubog so, lilitaw. Lulubog lilitaw. For example, okay, after 5 years na wala yung asawa mo, mm-hmm, nag-file ka ng petition for declaration of presumptive death after you exerted effort. For example, pinapublish mo sa media, mm-hmm, sa radio, sa TV, sa newspaper, hinahanap yung asawa mo, uh-huh, tapos wala talagang lumitaw.
So, may exertion of effort. Mm-hmm. Okay? So, pwede na po kayong magpakasal. But, kung lumitaw yung asawa mo on the 5th year, 6th year, 7th year, yung second marriage mo maging void. Anong gagawin lang ng asawa mo? Hindi automatic na to the extent... automatic. Mm-hmm. But hindi kailangan ng first marriage, or first husband or first wife, na mag-file ng petition sa court mm-hmm. ng bigamy or mag-file ng annulment of marriage. Ang gagawin lang niya, mag-submit lang ng affidavit of reappearance. Mm-hmm. Yung affidavit of reappearance, i-file lang sa local civil registrar kung saan kinasal yung second marriage. Okay. After that registration, yung second marriage mo maging automatic void na. Void na. Except pag habang wala yung first husband mo, pwede nag-file kayo ng petition for annulment mm-hmm. or petition for nullity. Kung walang ganon, ang final mo petition for declaration of presumptive death, yun ang tinatawag na valid bigamous marriage. So it means yung marriage mo valid subject to the condition na hindi lilitaw yung first husband mo or first mm-hmm. wife mo. Yun ang tinatawag na valid bigamous marriage. Okay. I was about to ask sana kanina yung difference between adultery and bigamous or bigamy pero nasagot na nga ni attorney, mas mabigat pala yung parusa o penalty ng bigamy, 12 years yes. compared doon sa adultery. Yes, kasi ang tinatawag na adultery or concubinage, it is a crime against chastity. Uh-huh. Yung pangangaliwa ang mm-hmm. issue diyan. When say adultery, ang issue nito is sexual intercourse mm-hmm. with a man, not your husband. Yun yes. ang tinatawag na adultery. Ang concubinage, you're cohabiting mm-hmm. with a woman, not your wife. Okay? So, yun ang issue dyan. So, may cohabitation mm-hmm. or your sexual intercourse in a scandalous manner. So, in short, yung adultery or concubinage, pangangaliwa. Mm-mm. Whereas, in bigamy, it's a crime against status. Status. When say crime against status, kasal ka, nagpakasal ka ulit. So, mm-hmm. mas malaki ang penalty. Kasi, hindi lang pangangaliwa ang issue dito. Ang issue dito, niloko mo yung estado mm-hmm. as a party of your contract of marriage. Uh-huh. But, pwede ka maging liable ng adultery, pwede ka maging liable ng bigamy. Same time. In the same time. Parehas. Yes. For example, mm-hmm. babae ka. Okay. May asawa ka. Mm-hmm. Dalawang taon, tatlong taon na wala yung asawa mo. So, ang ginagawa mo, nagpakasal ka ulit. Mm-hmm. Hindi ka nag-file ng annulment, nagpakasal ka ulit. Uh-huh. Hindi naman na-declare ng presumed dead yung asawa mo. Then, after nyo nagpakasal ng first, mm-hmm. second husband mo, nagsama kayo. In that case, pag lumitaw yung asawa mo, yung first husband mo, pwede kang idemanda ng adultery kasi may sexual intercourse with a man, not your husband. Correct. Okay? Pangalawa, pwede kang maging liable ng bigamy. So, pwede ka makulong ng 12 years sa bigamy, pwede ka makulong ng 6 years sa adultery. So, 18 years lahat yun. Naku naman. Balikan natin nga pala, attorney, kanina. Sabi nyo, pwede kang yung mag-file ng presumption of death, di ba? Ano yun? Anong forms? Pwedeng... Kasi yung mag-file, kailangan ka mag-file ng petition sa court. Court na. Parang kaso talaga yan. Kailangan mm-hmm. i-declare mo sa court, ipa-declare mo sa court that the husband or the wife is presumed dead. Hindi okay. dead. Presumed dead lang. Kasi presumed dead, subject to the condition na hindi siya lilitaw. Mm-hmm. Ang purpose ng pag-file ng petition for presumption of death, para pwede kang mag-contract ng pangalawang marriage. Correct. Mm-hmm. Pero yung pangalawang marriage mo, yun ang tinatawag na valid bigamous marriage. Kasi yung bigamous marriage yun eh. Mm-hmm. Bigamous marriage kasi kasal ka pa sa first marriage mo. Uh-huh. Yung first marriage mo, hindi pa naman na-declared na annulled. Hindi pa naman na-declared na nullity. Okay? So it means, subsisting pa yun. Mm-hmm. May pato pa. But, the first husband is presumed dead. Mm-hmm. Kasi presumed dead yung first husband mo, anong gagawin mo? Of course, pwede kang magpakasal ng pangalawa. But subject to the condition na yung first husband mo hindi lilitaw. Mm-hmm. Kasi pag lumitaw yung second husband o first husband mo, ang second marriage mo maging automatic void. Pero, ayan. Hindi ka maging liable ng bigamy under the revised penal code. Okay. E doon naman sa binanggit niyo po kanina na dapat merong exertion, ng effort, yes. ng paghahanap no, doon sa partner mo o doon sa asawa mo. Paano yon? Through publication lang ba? Radio? One way is media. Okay. For radio, mm-hmm. television, newspaper, paano media. Paano pag walang budget? O kung walang budget, kailangan na
Maggagawa ka ng affidavit, issue ka ng affidavit that you exerted effort. Pinuntahan mo yung last known address doon, palagi mong pinuntahan, yung mga lahat ng mga common friends nyo, pinupuntahan ninyo. For example, na yung asawa nyo is a one of the passenger ng isang plane na na-crash. So, pupunta kayo doon sa crash area, sa side, sa pinuntahan nyo yung nung officers ng airline company. So, in that case, through an affidavit. Okay? But, of course, yung affidavit is only one evidence. Ang magandang evidence, of course, yung tinatawag na publication sa newspaper, sa media, so or sa radio, sa TV, para at least may proof naman na you exerted actually an effort. But the mere fact that your husband failed to appear for 3 years, 2 years, 5 years, is not enough. Okay. So one of the requirement, there must be an exertion of effort. Okay. Ayan, sige po. Salamat. So, sa sitwasyon na kung halimbawa... Anyway, ang binanggit po natin, isa pa lang ito ha, bigami pa lang. Oo, may dalawa pa. May dalawa pa. Yung marriage contrary to law, tsaka premature marriages. Yes, meron pa. Okay. Sige. So, pwede ba nating i-expound itong marriage contrary to law? Yung marriage contrary to law, for example, nagpakasal po kayo na hindi niyo kinumply yung mga requirements ng batas. For example, nag-enter kayo ng contract of marriage na wala kayong marriage license. Maging criminally liable kayo. Hindi lang maging void ang kasal ninyo, pwede po kayo maging criminally liable. Ang kulong niyan is prison correctional. 6 months, 1 day to 6 years. So hanggang 6 years ang kulong nun. Kung if you enter into a contract of marriage and that marriage is contrary to law. Okay? Or what's contrary to law? Kasi po, contrary to marriage law. And one of the requirements under marriage law is there must be a marriage license. As a rule, of course, may mga exception na hindi kailangan ng marriage license. But as a rule, kailangan ng marriage license. Pag wala kang marriage license, pwede kang maging liable ng pangalawang illegal marriage. Ito ang tinatawag na marriages contrary to marriage law. For example, kumuha, nag-enter into kayo ng pangalawang marriage. Yung pangalawang marriage mo, void. Not because of the first marriage, but because there was no marriage license. So in that case, pwede ka maging liable in this case, marriages contrary to marriage law. Okay? Ang pangatlo namang klaseng illegal marriage, ito ang tinatawag na premature marriage. Itong premature marriage, yung ang maging liable ng premature marriage, babae lang. Babae lang? Bakit nagkaganon? Okay, bakit? Una, if yung babae nagpakasal, within 301 days from the death of the first husband. Okay, so for example, yung byuda nagpakasal within namatay pa lang yung first husband niya o nasa kuan pa lang, nandiyan pa lang sa ano tawag nun? Nakaburol. Nakaburol pa lang. Kasi si Buwan, we told that nakahaya. Nakahaya. So, okay, nakaburol pa lang yung asawa mo tapos may boyfriend ka na. Tapos after nilibing nagpakasal ka na, maging liable ka na tinatawag na premature marriage. So, bawal po magpakasal within 301 days. Okay? Pangalawa, if you are pregnant at the time of the death ng yung husband, asawa. So, nung asawa mo, namatay, pero kasal, buntis ka, tapos bago ka nanganak, nagpakasal ka na ibang lalaki. Yun. So, yun ang maging liable ka ng premature marriage. Or, nagpakasal ka within 301 days after the annulment of your first marriage. So, nung na-receive mo na yung desisyon na kayo'y annulled na nung first husband. Huwag ka muna magpakasal within 301 days. Or, nagpakasal ka, pregnant ka, during the decree of annulment. Tapos, before ka nanganak, nagpakasal ka ng ibang lalaki. So, maging liable ka ng premature marriage. Pero, ang purpose kasi ng batas na ito, ito ang tinatawag na premature marriage, in order to prove the paternity ng bata. Kasi, kailangan natin i-prove kung sino talaga ang tatay ng bata. Mahirap. So, hindi ka maging liable ng premature marriage. For example, pag yung ikaw, babae ka, baog ka. Hindi ka maging liable ng premature marriage. Kasi ang purpose ng premature marriage is to protect the child. So, ang purpose nito, kung mabuntis ka or may capacity ka to procreate, dito ka palang liable. Pero kung baog ka, hindi ka naman mabuntis,
So, or matanda ka na, of course, hindi ka na mabuntis. For example, you are already 60 years old, gusto ka pang magpakasal. So, menopause ka na. Or menopause ka na, of course, hindi ka mag-ilayo mo ng premature marriage. Kasi ang purpose ng premature marriage is to protect the paternity kung ano naman, kung sino talaga ang tatay ng bata. Mm-hmm. Parang ganon. Oh, okay, sige. So, babalikan natin. Ah, tatanong ko kay attorney kung ano ba yung mga penalty, di ba? Kapag nang nakumit no, nung ating mga kababayan itong mga nabanggit nating kinds of illegal marriages. Yes, tama yan. Okay. So, sige. Doon sa ating mga kababayan na meron ho mga concerns usaping legal, ay susikapin ho natin, masagot ho yung inyong mga pinadalang mensahe rito sa ating text line 0947-660-8633. Huwag niyo pong kakalimutan yung inyong name and location. Yes, we're back. At kayo po'y patuloy na nakikinig sa palatuntunang Talk to My Lawyer. Ayun, so naiwan natin katanungan kay attorney kanina ay yung penalties na kaakibat nitong tatlong binanggit natin, bigamy, marriage, contrary to law, tsaka yung premature marriages. Yung bigamy po, please take note, mas mabigat pa ito sa adultery at saka concubinage. Mm-hmm. Maging liable ka ng up to 12 years in imprisonment. Mm-hmm. Okay? So, 6 years, 1 day to 12 years ang penalty nito. Okay? So, when I say marriage contrary to marriage law, for example, you enter into a contract of marriage, wala ka namang marriage license, mm-hmm, or any other requirements na kasaad pa sa ating batas ng kasal, na kasaad po ng Family Code ng Pilipinas, pwede ka po kayo maging liable ng prison correctional or 6 months, 1 day to 6 years. Mm-hmm. Okay? But ito namang premature marriage, arresto mayor ang penalty nito. So, hanggang isang buwan ang penalty nito. Aha, medyo ano lang ah. Light lang? Light lang. Okay. One month, I think, at max, mabot to ng akang 6 months. 6 months, okay. So, ito, yung ating mga texter naman, bigyan daan natin, Attorney Mark, no? Sabi ni Vicky Marcelo, text niya sa atin, 3 years na po kaming hiwalay, may kinakasama na po ang asawa ko, may BF ako ngayon. Uh-huh. Gusto po ng BF ko na magsama na kami, kaya lang, natatakot ako na baka i-demanda ng asawa ko. Baka po kasi balikta rin niya yung pananagutan. Okay, so meron ba siyang pananagutan naman sa batas? Actually, kasal pa sila. Mm-hmm. Kasi wala pang annulment, pwede po kayong maging liable ng adultery. Uh-huh. Okay? Pero yung term niya rito, attorney, kinakasama. Kinakasama yung boyfriend niya. Oo. Kasi po, kahit na yung asawa niya may ibang babae, mm-hmm, pwedeng maging mag-mitigate yan sa liability. When you say mitigate sa liability, instead na ang kulong niya 6 years, pwede, mm-hmm, lang siya makulong ng hanggang 6 months lang, uh-huh, or 2 years lang. Okay. Pwede lang ganon kasi mitigated ang liability niya kasi yung husband niya kasal pa. Yung husband niya inabandon siya. Mm-hmm. But kung niloko talaga niya yung husband niya, nagkasama sila, mas mataas lang ang penalty noon. Pero kung ganitong sitwasyon, halimbawa na yung kinakasama niya ay mas naunang nagkaroon ng relasyon. Inakasama yung husband niya. Oo. Yung kahit na, may partner na. Kahit na. Okay. Hindi siya excuse. Mm-hmm. Hindi siya excuse. For example, yung husband mo, may ibang babae, then ikaw, malalaki ka na, hindi siya excuse. Okay. But it will mitigate your criminal liability. Can we say na malilessen? Lessen. Mm-hmm. We say mitigate, lessen. For example, okay, instead na 6 years siya mahulong, pwedeng 6 months 6 lang, months. 2 years lang, parang, mm-hmm, ganun lang. Okay. Sige po, salamat. Ito si Jane ng Paranaque City. Sabi niya rito, happy weekend po, Miss Jackie, Attorney Mark. May kaso po ba ang pagkukunwari? Nagpanggap po ang babae na buntis para pakasalan siya kahit di naman sila mag-shota. Yun yung term niya, no? O magkarelasyon. Bandang huli, nalaman po na di naman pala totoong buntis. Sino yung babae? Mm-mm. So parang niloko yung... Nagkunwari, oo. Nag-great pretender. Great pretender, tapos nagpakasal. Mm-mm. So walang... Pakasalan siya nung guy, mm-hmm, nagkunwari siyang buntis, tapos in the end, nalaman din na nagkunwari lang pala. Kung ganun, pwede siya mag-file ng annulment. Mm-hmm. Pwede ma-file ng annulment. Actually, uh-huh, actually hindi siya ground kasi hindi naman buntis, tapos, mm-hmm, pinakasalan. But, yes,
But because of the circumstances, for example, nung pagsasama nila, hindi naman na-comply ng girl ang essential marital obligation of marriage, pwede siya mag-file ng nullity of marriage on the ground of psychological incapacity. But the mere fact na niloko lang, naglokohan lang sila, hindi siya enough to nullify the marriage. Kailangan may ibang grounds na mas mabigat. Yung pinakamabigat na ground, yung hindi na pag-comply ni babae sa mga essential marital obligation of marriage. Mm. For example, the obligation to love, the obligation to trust. Of course, if you love a guy, if you trust a guy, hindi mo siyang kayang lokohin ng mga ganyan. Oh, so, in that case, pwede siyang grounds ng based on psychological incapacity. Okay. Thank you sa'yo, Jane. At dito naman may follow-up daw na katanungan. Kaya po nangyari, yung tinanggap ng anak ko, ano to, based yung offer sa kanya ng lalaki na nakabuntis. Bitin ko ha. Tinanggap ng anak kong babae, yon yung offer sa kanya ng lalaki na nakabuntis sa kanya ngayon. Kasi po, itong kinakasama ng anak ko ngayon, gumanap na dapat sa una niya. Okay, siguro ho, text huli kayo, no? Kasi parang some text Chinese. Parang putol na ho yung message, eh. Okay. Pili ko ang gusto niyang pagkaidindi ko, yung anak niya may nakabuntis, tapos may ibang lalaki na mag-assume. Oo. Tapos, parang ganon. So, in that case, kung may assume, wala nang problema kung pagmamahal talaga yan kasi love is unconditional. Mm-hmm. Okay? Pero pag nag-assume ngayon, tapos in the after few months, few years, hindi naman ginagampanan ang obligation bilang isang husband or to the extent that hindi na sila masaya sa isa-isa, they're not compatible with each other, pwedeng inalify ang marriage mo. But please take note, ang annulment of marriage or nullity of marriage is not a right, okay? Hindi mo karapatan yan. It's only a privilege, okay? We say privilege, not because hindi kayo magkasundo na mag-asawa, mag-annul na kayo or mag-file na kayo ng nullity of marriage. Last option na yan. Mm-hmm. Kasi po, nakalagay po sa ating saligang batas that it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage. It means, pag wala kayong basihan na magpa-nullify ng marriage mo or to annul your marriage, madidismiss yan. In fact, bawal po ang sabuatan. Aha. Bawal po ang sabuatan sa isa't isa na mag-asawa. Hindi pwede na mag-sabuatan. Okay, magpermahan na tapo tayo. Dan ma-annul din yung marriage. Hindi ganun. Mm-hmm. In fact, nakalagay po sa ating family code ng Pilipinas that the court shall issue an order requiring the public prosecutor to investigate kung may sabuatan ba. Kasi pag may sabuatan sa husband and wife for the filing of the annulment or nullity of marriage, pwedeng ma-dismiss yan. Mm-hmm. Kasi very clear yan. Ang pag-asawa kasi is actually permanent in nature yan. Hindi siya, is not an adventure, is not a joke. So that's why, if you enter into a contract of marriage, you have the obligation to love your husband, your wife, till death do us part. Diba? May nakagunan pa. Mm-hmm. So it means yung annulment, yung nullity of marriage, is just a last option. Mm-hmm. Last option na talaga yan. Hindi siya karapatan. It's only a privilege. Privilege. Okay. So marino po yun, no? Okay, balik tayo doon sa pinag-uusapan naman natin, no? Paano halimbawa, nabanggit niyo po kanina, 'di ba, na may halimbawa assuming or assumption na halimbawa patay na yung asawa. Petition for presumption of death. Presumption of death. Okay. Paano kung magpakasal si lalaki dahil naniniwala siya na wala nang bisa yung dati niyang kasal? May criminal liability po ba? Kung naniniwala siya na kung nagpakasal yung lalaki on the ground that naniwala siya na yung babae na wala nang bisa ang kasal, bawal yan. Kasi bawal nga, pa rin. Ang pagpapakasal or the marriage itself has no expiration date. Mm-hmm. Hindi naman gabot yan eh, na may expire. So if you enter into a contract of marriage for life yan, till death do us part, in sickness or in health. Ano pa yung iba? In sickness or in health, in happiness or in sadness. Hindi pa kasi tayo nagpapakasal eh. Parang ganun yan. Parang ganun din ang pag-asawa is permanent in nature. Okay. So, kung gusto silang magpakasal, kailangan i-annul yung first marriage nila. Okay? Very clear po, nakalagay po sa family code ng Pilipinas. In fact, kung pwede kong basahin yung nakalagay po sa family code ng Pilipinas. Article 40 ng family code. Okay. Absolute nullity of a previous marriage may be invoked for the purpose of remarriage on the basis solely of a final judgment declaring
such previous marriage void. It means may karapatan ka to enter into a second marriage, third marriage, fourth marriage, or so on and so forth. Mm-hmm. Pero kailangan on the basis of a final judgment declaring your previous marriages void. Not because, wala kang karapatan to say that your previous marriage is void kasi 5 years na kayo, wala 10 years. You have no authority to do that. Only the court of justice ang may karapatan. Uh-huh. Only the court of justice has the authority to say that you are annulled, you are single already on the evidence presented to the court and on the evidence and grounds provided by the law. Very clear yan, nakalagay mo sa batas yan. Okay. So, alandusot ah. Okay, bago siguro tayo mag-station break, attorney, ay i-entertain natin yung call ni April ng Pampanga. Yes. By the way po, may nag-text po sa atin. Nagpabati po si Jerry Obispo and yung asawa niya, si Faye Obispo, at saka sa mga anak niya. At saka yung mga listeners po natin na si Judge Cuerdo at si Judge Giling po. Mm-hmm. Mga listeners po natin yan. Happy listening po sa inyo at sana maging regular listener kayo. Mga judge na listeners natin. Oo. Okay, so babalikan pa natin yung ilan sa mga bibigay na inputs ng ating resident lawyer, Attorney Mark. Diyan lamang ho kayo, huwag bibitiw. Ito po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. Tayo pinagbabanik at narito pa yung ilan sa mga questions, attorney, no, na ating bibigyan ng daan. Aha. Ito muna, si Jel De La Cruz ng Gapan City. Sabi niya, isa po sa napakaganda at makabuluhan ang inyong programa. Salamat po. Uh-huh. Okay, so ito, sabi niya rito, good day po, ask ko lang po kung legal ang kasal sa foreigner, lalaki o babae, kahit sa embassy kinasal, pero hiwalay na sa tunay na asawa dito po sa Pilipinas. Si Val ng Bulacan. Yun ang hiwalay sa unang asawa, yung foreigner. Mm-hmm. Okay. Nakalagay po sa ating saliga, sa ating batas ng pamilya, Family Code ng Pilipinas. If you are a foreigner, kailangan po kayo magkumuha ng certificate sa inyong embassy, certificate of your capacity to marry, mm-hmm, or certificate of civil status. That is one of the requirement bago kayo makakuha ng marriage license, because a marriage license is a requirement. Mm-hmm. Kasi sa ibang bansa, may divorce naman doon. So, kung divorce na yung, for example, isang foreigner, for example, isang American, pag-divorce na, pwede siyang kumuha doon sa embassy ng dito sa Pilipinas, US Embassy, kumuha po siya ng Certificate of Singleness or Certificate of Capacity to Marry. Kasi that is one of the requirements sa ating, before siya makakuha ng marriage license. Mm-hmm. Kasi ang mag-asawa, bago po sila pwede magpakasal, may marriage license na. And pag na-issue niyo yung marriage license, kahit saan sa buong Pilipinas, pwede na po sila magpakasal. Magpakasal, okay. So, ito i-follow up ko lang. Yun nga, paano kung magpakasal siya sa ibang bansa habang kasal pa siya dito sa Pilipinas? Meron ba daw criminal liability? Wala. Wala. So, ito ang exception din sa valid bigamous marriage din to. Mm-hmm. So, one valid bigamous marriage, ito ang petition of presumptive death. Ang pangalawang valid bigamous marriage, ito ang actually hindi siya valid bigamous marriage, hindi siya bigamous because it is not contrary to law. Mm-hmm. It's not contrary to the revised penal code kasi po ang criminal laws are territorial in nature. Kasi territorial in nature, kailangan ang krimen ginagawa dito sa Pilipinas. For example, mm-hmm, you are married sa Pilipinas ng iyong asawa. Tapos you're an OFW. Pumunta ka sa Saudi, pumunta mm-hmm ka sa ano bansa? For example, Saudi, sa Japan, then nagpakasal kayo doon ng ibang babae kasama mo sa trabaho. Okay. Can you be liable for bigamy? Can you be liable for adultery? No. Mm-hmm. But pwede pong magdemanda ang asawa mo sa Pilipinas ng annulment on the grounds of polygamous or bigamy. But hindi ka maging criminal liable ng bigamy, hindi ka maging criminal liable ng adultery. Why? Because the crime of adultery, the crime of bigamy was committed outside of the Philippines. Mm-hmm. And nakalagay pa sa ating batas, sa Revised Penal Code ng Pilipinas, in order for a person to be criminally liable, the crime must be committed within the territorial jurisdiction of the Philippines. Except, pag yung bigamy, nagpakasal siya sa Philippine Embassy sa Saudi, sa Philippine Embassy sa Japan, maging liable siya. Or, nakipagtalik siya doon sa Embassy ng Pilipinas, doon sa Japan, maging liable siya ng adultery. Pero kung sa outside the territory ng embassy ng Pilipinas, hindi siya maging liable kasi ang embassy kasi
is an extension of our territory. Mm-hmm. Nakalagay po sa public international law yan, ang embassy is an extension of the territorial jurisdiction of a sovereign country. So it means, kung nagpakasal ang Pilipino sa ibang babae, doon sa ibang bansa, sa embassy ng Pilipinas, maging liable ng bigamy. Mm-hmm. But outside the embassy of the Philippines, hindi maging liable ng bigamy. Same also with adultery or concubinage. Pag isang babae, isang Pilipino, nakipagtalik sa ibang lalaki sa ibang bansa, hindi maging liable ng adultery sa Pilipinas. Pero, kung nakipagtalik siya doon sa embassy ng Pilipinas sa Japan, maging liable ng adultery. Mm-mm. Yun yan. Kung nabigyan tuloy ng idea. Idea, sorry ha. Okay, sige. Sige, siguro po mas expound natin itong binabanggit nyo ngang valid bigamous marriage. Kasi yes. Kanina, nabanggit natin, di ba, yung petition of presumptive death doon naglalay. So what about yung iba pa na mga dapat tandaan? Ang itong valid bigamous marriage, bago to, bago, I think bago pa lang narinig ito ng ating mga kababayan. Mm-mm. Okay? Of course, may famous yung word na bigamy yan kasi nagpakasal iba bigamy, but may tinatawag pa lang valid bigamous marriage. Itong valid bigamous marriage, first requirement, kailangan ang asawa mo nawala. Nawala ng 4 years. Mm-hmm. Pero kung ang asawa mo kasama sa nalunod sa barko, kasama sa undoy, kasama sa Yolanda, mm-hmm. kasama dun sa aeroplano na na-crash, or military officer or military personnel, then kasama sa isang war, then nawala ng 2 years lang kailangan. 2 years? 2 years lang. Mm-hmm. Sa mga in the danger of death, 2 years. But ordinary cases, 4 years. Okay, nawala. Okay. Pangalawa, you exerted effort na hanapin yung asawa mo. Oo. Oh. Then, pag wala talaga na nangyari sa asawa mo, walang hindi nagpakita, mm-hmm. ni amoy, hindi mo na amoy. So, mag-file ka ng petition sa court. Ang tawag dyan, petition for the declaration of presumptive death. Pag ang court nag-grant ng petition mo, petition of presumptive death, pwede ka nang magpakasal ng ibang lalaki, ng ibang babae. Ito ang pangalawang kasal mo, ito ang tinatawag na valid bigamous marriage. Mm-hmm. Bakit valid? Kasi hindi ka maging liable ng bigamy. And valid yan na nakasaad po sa ating family code. Pero, kahit valid yan, subject to the condition na yung first husband mo o yung first wife mo hindi lilitaw. Kasi pag lumitaw yon, automatic yung second marriage mo maging void. Hindi na kailangan niya mag, hindi na nyo kailangan mag-file ng petition for nullity of marriage or annulment of marriage. Mm-hmm. Kasi automatic maging void yung second marriage nyo pag lumitaw ang first husband nyo or first wife. Pero kailangan yung first husband mo, first wife, mag-issue ng affidavit of reappearance. Mm-hmm. Yung affidavit of reappearance, kailangan i-file yon sa local civil register kung saan kayo, sa city or municipality kung saan kayo kinasal ng inyong pangalawang asawa. Okay? Pag na-registered na yan, automatic maging void yung marriage. Yung marriage niyo. Parang ganoon. Okay. Ayun. Medyo so, valid. Valid. Bigamous marriage. Mm-mm. Kasi kung titignan natin, di ba parang contrary eh, no? Bigamous. Tapos valid. Oh, yeah. Oh, parang ganoon. So, mm-hmm. valid siya kasi nakalagay pa sa batas na valid yan. Pero yung pangalawang kasal niyo, valid yan. Okay, mm-hmm. pagkasal niyo, valid yan. Pero subject to the condition, subject to the condition na yung pangalawang, yung unang asawa mo hindi lilitaw. Mm-hmm. Except ayan. Pag yung first husband nyo or yung first marriage nyo nag-file kayo ng petition for nullity or annulment of marriage. Mm-hmm. Pag ganun, kahit na lumitaw yung first husband nyo, valid pa rin ang second marriage nyo. Second marriage, okay. So, halimbawa, ito eh, theoretical lamang, attorney. No? Uh-huh. Halimbawa, ako si babae at yung asawa ko nga, eh, hindi ko na mahagilap. Diba? Mm. Lahat na, in-exert ko na lahat ng efforts, pawis, at pera ko para mahanap siya. Tapos, eventually, nagpakasal ako. Mm-hmm. What if nagkaroon ng, sabihin na natin na pa-feel no, sa akin yung first husband ko na, ay, buhay pa pala siya. Secretly, sinabi sa akin. Kung kasal na kami. Kung nagpakasal ka sa second marriage mo, na wala kang petition of presumptive death, yun ang bigamous marriage. Oh. Kailangan pa rin mag-file ka ng petition sa court, not because 4 years na nawala,
automatic na pwede. Hindi ganun. Kailangan mag-file ka ng petition o presumptive debt sa court. E paano kung may settlement naman kami na kasi nakasal na ako dun sa aking second marriage. Meron na akong second marriage. Tapos, ongoing ko na lang gagawin. Hindi, hindi pwede. Kailangan hindi before. Before. Kailangan before. Kung, the marriage. Kung nauna yung kasal, bago ganun, hindi pa pwede. Void, yun ang tinatawag na bigamous sa marriage. Uh-huh. So, for example, di ba sinabi ko na automatic na maging void yung second marriage mo pag lumitaw. For example, nag-file ka ng petition o presumptive death, tapos nagpakasal ka ng pangalawang pagkakataon, tapos lumitaw ang asawa mo. Hindi siya maging automatic agad. Maging automatic lang yan kung yung first husband mo or first wife mo nag-file ng affidavit of reappearance. Reappearance. Kung walang affidavit of reappearance, valid pa rin yung second marriage mo. Kasi hindi na registered ang pag-appear niya kasi there's still a presumption of death. Unless na he or she is still presumed dead o patay na siya, presumably, except pag may affidavit of reappearance. Kasi mandatory yun ng batas na kailangan mag-submit ng affidavit of reappearance. Reappearance. Okay. Petition for the declaration of presumptive death. Tapos kung yung asawa mo nawala 4 years at in the danger of death, 2 years lang yung kailangang bunuin o hintayin. Ayan. At dapat ikaw yung mag-exert ng effort para hanapin yung iyong asawa. Tama yan. Okay. So ito, may nag-text sa atin si Annie Samonte ng Sampaloc. Matagal na po kaming hiwalay. Kasal kami noong 1978. Pwede na po ba akong magpakasal ngayon? Yun nga, ang kasal nga, walang expiration. Hindi naman gamot yan. Ayan. Hindi gamot yan o na delata. May expired. In fact, wala yung senior 20% senior citizen discount kung magpakasal kayo. Okay. Okay? So hindi gamot yan. Hindi, walang expiration yan. It means, di ba, nung napakasal kayo, in sickness or in health. Yes. Ito na, attorney. Basta ganun. Ano yun? Sabi dito for richer, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and health, to love and to cherish, till death do us part. Oh, wow. Oh. Sino pa yan? Ito yung nakasulat sa Book of Common Prayer. Original wedding vows daw ito. Oh, yeah. So, yan ang sasabihin natin pag nandun na tayo sa altar. Ah, yes. Thank you. Aba, ano na? That's why it's a lifetime commitment. Mm-hmm. Lifetime commitment ang papakasal. It's a very sacred thing. Okay? Yes. In fact, nakalagay po sa Bible po natin na pag yung isang tao, yung dalawang tao sinama ng ating Panginoon, hindi na pwedeng ihiwalay. Paghiwalay. Okay. Pero in fact, yung simbahan po natin, may annulment. May annulment. Walang divorce ang simbahan, but may annulment ang simbahan. Okay. But of course, kung nagpa-annul na po kayo sa korte, hindi siya automatic na annul ka na sa simbahan. Mm-hmm. Iba ang annulment sa simbahan, iba ang annulment sa court. So, diba dapat parehas mong na-comply. Yes. Not because annul ka sa simbahan, annul ka na sa court, hindi ganun. Okay. Same also, not because annulled ka na sa court, annulled ka na sa simbahan, hindi ganun. Kailangan iba ang annulment sa simbahan, iba ang annulment sa court. Sa court, okay. Significant yung susunod nating katanungan. Sabi rito, paano po kung American citizen na po yung unang asawa ko? Mahigit isang taon na po kaming walang communication, pero maliban po dun, before kaming mawala ng communication, I feel emotionally abused. Sa 5 years po, nakasal kami. 2 beses lang po siya umuwi from the States. Una po, yung kinasal kami, February 2008. Okay, February 2008. Then, 11 months po, premature, 6 months, pinanganak. Mm-hmm. And then, April 2011, tapos na po, nakunan ako, hindi siya umuwi. Mm-hmm. Then, hindi ko po ginusto na mawala yung pagmamahal ko sa kanya. At nabaling po sa iba ngayon ang aking pagtingin. So, papaano yun, attorney? So, for example, so it means may bago siya. Pwede ka maging, so ano, pinakasalan ba niya or? Wala namang nabanggit. Pero, okay, assuming na nagpakasalan siya, bigami yan. Assuming na nagsama sila or may nangyari sa kanila, adultery yan. Sa kabila nung ganung yes, ginawa sa kanya. But of course, ang liability niya maging mitigated. Kasi may abandonment kasi, so it means kasi ang penalty ng adultery is 6 months, 1 day to 6 years, pwede siya maging liable lang ng 6 months. Mm-hmm. But may criminal liability pa rin. So, ang suggestion ko sa kanya, bago siya magpumasok na ibang relasyon, mas maganda po sana na ipa-annul din yung first husband niya. O yung marriage niya sa first marriage. First husband. Oo, oh,
Ayan. So, dapat para wala nang complication. Oo. So, paano yun? Pwede ba siyang magkaso naman dun sa abuse na sinasabi niya, emotionally abuse? Yes, pwede yan. Kasi under RA 9262, Violation Against Women's Right, mm-hmm. if you are psychologically abused, emotionally abused, you can be, there's a criminal liability. Mm-hmm. Okay, when say psychologically abused, the mere fact na mere stalking to a woman is already a criminal liability. Talaga? Okay. That's a good, we can discuss that sa women's right discussion po natin. Mm-hmm. Kasi ito ang tinatawag na psychological abuse. Kung pinaiyak mo lang yung boyfriend, o yung girlfriend mo, that's already a criminal liability. Ay, but kung pinaiyak mo ang boyfriend mo, wala. Okay, sige, magandang pag-usapan yan. Ayan, meron na tayong mga nare-receive na mga sangkatutak na text messages yes. po. At ayan, pasensya ho doon sa mga hindi ho masasagot, pero sisikapin ho natin no, na matugunan lahat ng inyong mga usaping legal dito lamang po sa ating palatuntunan. Yes, a talk to my lawyer. Yes, at magandang umaga po muli sa inyong lahat. Kayo ho ay patuloy na nakikinig dito po sa ating programa. At ito, partner, merong nag-text sa atin. Si Dan, si Dan ng Santa Cruz, Laguna. Mm-hmm. Sabi niya, good morning po. Talagang napakaganda ang inyong very informative na radio program at sa pagbabahagi po sa amin ng wisdom sa lahat ng uri ng batas. Mabuhay po kayo. Salamat po. Salamat po. Mm-hmm. Okay, so, ito, meron tayong katanungan. Ano po ang legal consequence sa shotgun marriage? Ito ba yung tipong, halimbawa ako si babae, eh gustong-gusto ko yung lalaki. Mm-hmm. Ngayon ay ayaw naman ni lalaki sa akin. Oh, tama. So ang gagawin ko eh, ay ang tatay ko eh, sundalo. Nilabas yung kanyang shotgun at sinabing, pakasalan mo itong aking anak. Ito ba yun? Oh, yan. Mga noong panahong 1960s, 1970s, o ganun yung uso yan. Uh-huh. Diba? Lalo na kapag nabuntis yung babae. Oh, tama yan. Diba? Tama yan. Eh, ayaw nila laking pakasalan. Oh, so, paano yun? Actually, may criminal liability ang tatay. Mm-hmm. Ang tawag doon, marriages contrary to marriage law. Ah, okay? Doon nagpo-fall under. Mm-hmm. So, marriages contrary to marriage law. Ang liability actually hindi yung tatay pala. Ang may like criminal liability yung babae. Babae. Okay, kasi okay. po yung babae through the father. So ang ito yung for example na yung consent ng lalaki kinuha through force, intimidation, mm-hmm. violence. So in this case, may liability yan. Ang criminal liability noon is marriage contrary to marriage law, then may penalty pa ng prison correctional, 6 months, 1 day to 6 years. So hanggang 6 years ang pagpakulong nun. Mm-mm, 6 years. Pero yung tatay, paano yun? Meron ba siyang criminal liability? Pwede maging liable ng grave threat. Grave threat, intimidation, pwede din maging liable ng coercion. But yung mother, yung asawa, yung babae, maging liable ng marriage contrary to marriage law. Mm-mm. Okay, so, ito, halimbawa naman, attorney, di ba, yung nagkakasal mismo, halimbawa, pastor, alam niya na itong ikakasal niyang halimbawang lalaki o babae, eh may ibang, meron talagang naunang asawa. Tama, diba? May marriage. Meron ba siyang liability? Yes, may kulong yun. Oh, yung pastor, yung priest, or mm-hmm. yung sino pang ang pwede makulong, ang pwede magpakasal, yung mayor, yung governor, hindi pa pwede yan, ha? Oo. Mayor, yung priest, yung pastor, rabbi, in fact, yung pwede magpakasal, yung kuan, yung isang captain po ng barko, mm-hmm. okay? Captain. Yung pilot po ng airplane, mm-hmm. yung commission officer po ng isang military battalion, ganun. Mm-hmm. But yung binanggit ko na military officer, yung captain yung pilot, only in articulo mortis. Ang tawag ng articulo mortis, in the danger of death. For example, malapit nang lumubog ang barko, then yung magkasintahan na passenger sa barko, gusto kong magpakasal, mm-hmm. bago sila mamatay. In that case, pwede si captain ang magkasal. Mm. So, only in articulo mortis. Diba, tas nabanggit din natin previously dun sa mga programs natin na meron silang dapat suotin, diba? Meron ba? Wala silang dapat suotin. Wala. Okay. Walang may ceremony na mangyayari, pwedeng wala. But, ang captain,
captain, ang pilot, ang military officer, pwedeng magkasal only in Articulo Mortis. Mm-mm. Articulo Mortis, yung kung danger malapit ng mamatay. For example, mm-hmm. sa gera, yung isang military personnel, malapit ng namatay kasi may tama. Then mm-hmm. gusto niyang pakasalan yung asawa ay yung girlfriend niya. So, pwedeng magkasal yung kuan yung isang commission officer in Articulo Mortis or in danger of death. Balikan po natin yung question na yung isang priest pastor. Or pastor mm-hmm. na magkasal, na alam naman niya na kasal yung unang yung husband ay yung lalaki, maging criminal liable po siya under Act Number 3613. Ito ang Act Number 3613, dating batas pa ito. Ang kulong niyan is 1 month to 2 years imprisonment. One month to two years imprisonment. Okay. So, dapat alamin din nila. Yes, ang tawag doon, performance of an illegal marriage ceremony. Okay. So, may konting liability din. Oo. Ayan, sige po. So, eto pa, yung ating mga texter, sabi niya dito sinapsing ko ng Rizal, good day, Jackie, Attorney Mark, pwede ba magpakasal sa iba kung nagkahiwalay ang mag-asawa ng 7 taon at pareho ng may asawa at mga anak? Ang tanong, may annulment ba? Mm-hmm. Kasi pag walang annulment, wala yan. Hindi pa pwede yan. Bigami din yan. Oh. So, pwede po kayong makulong niyan ng hanggang 12 years. Mm-hmm. Based na nakalagay po sa ating Family Code ng Pilipinas, in order for you to enter another contract of marriage, it must be based on the declaration of nullity or annulment of marriage. Or, pangalawa, kung may maipakita kang death certificate sa unang asawa mo, walang problema yan. It means byuda ka, byudo ko, walang problema. Wala nang problema. So, dalawa ha, pwede kang mapakasal. Dalawa lang, nakalagay pa sa batas. Una, mag-present ka ng death certificate na patay na yung first husband mo or first wife mo. Mm-hmm. Or, mag-present ka ng decision ng court through certified by the and authenticated by the NSO na annul na yung first husband mo or annul na kayo ng first husband mo or first wife mo. Mm-hmm. So, kung walang ganun, bawal po. Kasi po, wala kang karapatan. You have no authority to declare your own marriage void. Walang ganun. Kasi ang marriage is not just a simple contract. Uh-huh. It is a special contract protected by the law. And based po sa ating saligang batas, it is the policy of the state to preserve the sanctity of marriage. Mm-hmm. And a lifetime commitment. Yes, lifetime commitment po yan. Ayan. Eto, may tanong. Attorneys, nabanggit nyo na, ito nga, di ba, mayor, priest, pastor, captain of the ship, pilot of the yung airplane, di ba, at military officer, pwedeng magkasal. Pwede ba ang sacristan? Hindi pa pwede. Mm-hmm. Judge, pwede pala, judge. Judge, pero pwede. Kailangan pag-judge, kailangan incumbent judge. Mm-hmm. Hindi po pwede yung retired. Former or retired. So, okay. It means, for example, judge within his jurisdiction. For example, judge siya ng San Juan. Dito lang siya sa San Juan magpakasal. Mm-hmm. Magkasal. Hindi po pwede siya magkasal sa Mindanao or sa somewhere in Visayas. Mm-hmm. But, kung judge siya ng justice siya ng Court of Appeals, kahit po sa buong Pilipinas. Justice siya ng Supreme Court, buong Pilipinas. Ayan. Thank you. Si Vicky Marcelo, paano po kung nag-usap naman kami ng asawa ko sa barangay? Nagkaroon kami ng kasunduan na wala na kaming pakialaman sa isa't isa. Pwede ho ba yun? Pwede. Ang tawag doon, that is a consent or consent. Forgiveness sa criminal liability of adultery or concubinage. It means, yung lalaki, hindi na pwede i-demanda si babae ng adultery. Mm-hmm. Si babae, hindi na pwede i-demanda si lalaki ng concubinate. Yun lang ang effect ng kasunduan na yan. Okay. But with respect to entering into another contract of marriage, hindi po pwede. Mm-hmm. Kasi very clear sa batas, pwede kang magkasal ng another marriage provided dalawang documents na kailangan mo i-present or facts na kailangan mo i-present. Kailangan i-prove mo na yung unang asawa mo patay na. Aha, 6 feet below the ground. Okay. Okay. Pangalawa, kailangan mag-present ka ng any documents, decision ng court, certified or authenticated by the NSO that yung first marriage mo nulled and void na or annulled na. Mm-hmm. Hindi yung kasulatan with the barangay captain, ni chairman, or kahit sa inyong dalawa, or whatever, what kind of document it may be, even signed by the mayor, or even the president of the Philippines. Walang bisa yan. Mm-hmm. At siguro, ay applicable din dito, yung ano, ito, tanong eh.
Good day po. Tanong ko lang kung may visa pa din ang kasal kung 9 years na raw hiwalay. Ang tanong nga ay kung na-annulled ba. Oh, na-annulled ba? Kasi kung walang annulment, kahit 10 years, 20 years, 30 years na kayong hiwalay, walang expiration ang kasal. Yan. Very clear yun ha? Balikan mo natin, walang expiration ang kasal. Pwede lang po kayong magpakasal kung na-prove nyo na patay na ang first husband nyo or na-annulled na ang first marriage nyo or na-nullify na yung first marriage nyo. Yun lang. Wala na iba. Ayan. Otherwise, maging liable po kayo ng bigamy and bigamy, may kulong po hanggang 12 years. Mm-hmm. Sige. Mag-station break po muli uli tayo at ito yung last station break na natin at sa ating pagbabalik ay ihahabol natin yung inyong mga concerns regarding illegal marriages. Okay. So, dyan lamang po kayo. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to my lawyer. Tayo pinagbabalik sa ating palatuntunan at narito pa yung ilan sa mga tanong ng ating mga kababayan. Ito, sabi niya rito, una muna, attorney J lang eh, tsaka T. Okay, pinangalan, JT po, sorry, JT po ang pinangalan na ibinigay ng nanay niya, no, ng asawa uli nanay niya. Nag-asawa uli nanay niya, then pinangalan na naman RP. Tapos po nung nagpakasal siya, eh, ginamit niyang pangalan RT. Legal ho ba 'yun? Hindi ko naintindihan. So parang doon sa unan, talagang totoong pangalan niya is RP. Tapos ang ginamit niya doon sa kasal, sa marriage, ibang-ibang pangalan. Oh, ibang void 'yan. Actually, it's falsification of public document. Pwede po kayo makulong niyan. So paano 'yun? Anong gagawin niyang remedyo? Remedyo, of course, kailangan i-correction 'yan. I-correct niyo po o ipa-cancel yung unang kasal niyo. Kasi pwede natin sabihin, kailangan ko ma-check talaga kasi dalawang klaseng, parang dalawang kasal niya eh. Oo, yung unang kasal, tama, ibang pangalan, pangalawang kasal, ibang pangalan. So, pwede siya maging liable ng bigamy kasi si JT at si RT, isang tao lang yun eh. Oo. Okay? Pwede siya maging liable ng bigamy. Pwede siya maging liable ng falsification of public document kasi po, iniiba-iba niya yung mga pangalan, iba-iba niya yung mga entries ng marriage certificate. Mm-mm. And that is contrary to law. Okay. Ayan. So, thank you. Kanina nabanggit natin yung annulment sa simbahan. So, paano daw ho? Yung annulment sa simbahan, iba ang procedures doon. May isang body po sila na doon ka mag-file ng annulment mo. May mga ground din sa annulment. Of course, mas mahirap yata ang annulment sa simbahan compared sa church. Mm-hmm. As compared sa court. Court, yes. Okay, thank you. Ito, si Ron ng Bacoor, sabi niya, good day, I'm Jackie, attorney Mark. Ask ko lang po kung may stalking law na po ba dito sa Pinas. Yes, may stalking law na. Mm-hmm. But ang maging victim lang, yung babae. And yung mga, ang accused lang, yung kanyang ex-husband na ang mag-accuse or husband, boyfriend, ex-boyfriend, or yung mga dating relationship. Okay? So, yun lang ang magiging liable under RA 9262. So, it means, ang magiging biktima lang, babae lang. Babae lang. So, ang magiging liable ng stalking, babae lang. Pag laki ka, hindi ka magiging liable ng stalking, baka pogi ka lang. Yun lang yan. habulin daw ng mga chika days. Oh, yun lang. Okay, si Merly ng Bataan, sabi niya rito, ask ko lang po, pwede ho bang magpakasal, tauhan ng mayor? Pero, alam ng mayor, sila lang talaga ang, sila talaga ang kakasal sa civil wedding sa lugar namin, si Merly ng Bataan. So, alalay o tauhan ni Mayor. Bawal yan. Ba? Bawal yan. Ang mayor lang ang pwedeng magkasal. In fact, the vice mayor, the councilor, hindi pwedeng magkasal. Hindi pwede. That's performance of an illegal marriage. But not because ang nagkasal, si Kasakistan lang, not because ang nagkasal yung janitor lang ng mayor's office, void na automatic ang kasal. Mm-hmm. Kailangan pa rin mag-file ng petition for judicial declaration of nullity of marriage or annulment of marriage on the ground that yung nagkasal or yung solemnizing officer has no legal authority to do so. That's why, kahit na si janitor ang nagkasal, si sacristan ang nagkasal, kailangan pa rin ang annulment or nullity of marriage. Mm-hmm. Okay, salamat po. Si Steve ng Fairview, attorney, ask ko lang po, ang wife ko, ang wife ng brother ko, nag-work sa Saudi for 13 years at nalaman na nagpakasal sa Arabo. Bumili ng bahay dito sa Pinas at paroon pa rito ang lalaki. Pasok po ba sa kasong adultery? Hindi siya pasok sa bigamy kasi doon kinasal sa Saudi. Mm-mm. But pwedeng pasok sa adultery. Pag pumunta dito sa Pilipinas yung babae, kasama ang lalaki. Mm-hmm. Pag siya, ang babae lang ang umuwi. Hindi. So dapat pareho sila. Silang dalawa and kailangan
nagsasama sila sa isang bahay, mm-hmm, or kahit hindi nagsasama, basta may proof lang that may sexual intercourse na nangyari or may pagtatalik na nangyari, doon pa lang maging criminal liable ang babae. Mm-hmm. Kasi hindi maging liable ng adultery or bigamy nung mga nangyari or yung mga facts na ginawa doon sa Saudi Arabia, kasi nga ang criminal laws are territorial in nature. Kailangan ang krimen ginagawa within the territorial jurisdiction ng Pilipinas. Mm-hmm. Okay. At yung nabanggit ni attorney kanina, dapat pareho ho sila umuwi dito sa Pinas. Yes, tama yan. Okay. Eto naman, sabi ni attorney Mark, ask ko lang kung pwede ho palang magpakasal ang anak ko sa Israel. Okay? Caregiver po siya doon. Ang husband niya nagkaanak sa iba habang nagpapakahirap ang anak ko sa Israel. Now, hiwalay na po sila. Pwede ho ba silang, o pwede palang magpakasal siya sa Israeli? Kahit walang annulment paper? Hindi po pwede yan. Mm-hmm. Kasi Pilipino siya, nakalagay po sa ating civil code ng Pilipinas, Filipino laws relating to family rights, family duties, uh-huh, are governed Filipinos wherever they may be located. It means pag yung Pilipino kahit nasa Antarctica, aha, doon sa Russia or kahit sulok man ng mundo, mm-mm, they are still governed by family law ng Pilipinas. Unlike criminal law, pag criminal law dito lang sa Philippine jurisdiction. Mm-mm. Pero pag family law, family rights, duties, kahit saan ka man sa mundo, you are governed by that law. Philippine law. Okay. Si Totoy ng Caloocan, good day, M. Attorney Mark, may tanong lang po ako. Ano po ba ang pagkakaiba daw? Natalakay na ho natin to. Annulment sa legal separated. Kapag ho ba legally separated, pwede din ho bang magpakasal sa iba? Hindi po pwede. Mm-hmm. Legal separation, parang relative divorce yan. Mm-hmm. When you say legal separation, separation in bed and in board lang, it means kasal pa rin kayo pero pwede na kayong hindi magkasama. Kinikilala lang ng batas na hiwalay na kayo but kasal pa rin kayo. It means pwedeng i-dissolve yung conjugal properties ninyo but you are still married. Uh-huh. Unlike in annulment or nullity of marriage, you have now the capacity to remarry. Kasi yung unang kasal nyo, dineclare po ng court na walang visa. Mm-hmm. So in that case, pwede na po kayong magpakasal. But in legal separation, hindi dineclare ng court na walang visa. Yun lang yan. So malinaw po, no? May yung capacity to remarry sa annulment. Annulment lang yan or nullity of marriage but walang capacity to remarry sa legal separation. Mm-mm. Okay. Si Celia De La Paz, sabi niya rito, ay magandang umaga po sa inyo. Gusto ko lang pong ipaabot ang kasiyahan ko sa pakikinig sa Talk to My Lawyer, taga San Miguel, Bulacan po ako. Salamat po. Thank you po sa inyong ginawang pagpapadala ng mensahe. And may pahabol si Jane. Sabi niya, have a blessed weekend. Miss Jackie, Attorney Mark, happy birthday daw sa inyong tatay, Attorney Mark. Thank you po. Okay, so ito. Attorney Mark, ask ko lang po, nang ikasal po ako, apelyido ng nanay niya ang ginamit ng mister ko. Void po ba yun? Apelyido ng nanay niya? Nanay nung mister niya, oo. Ang ginamit? Depende kung anong klaseng... kung yung mister niya legitimate or illegitimate child. Mm-hmm. Kasi pag illegitimate child, of course, yung apelido ng nanay ang gagamitin. Mm-hmm. And the family name of the husband, whether yung family name ng nanay niya o tatay na will not affect the validity or the legality of the marriage. Yeah. Iba yun. He's not one of the ground. Okay, thank you. Ito, pwede ho bang magtanong? Both husband and wife ng asawa, hiwalay na sila 10 years na walang nagreklamo sa kaparehong partido. May kaso po ba at sino ang dapat na magkaso sa kanila? Kung criminally, adultery or concubinage, private crimes yun. Mm-hmm. It means only the spouse offended. Or the offended party can file. Mm-hmm. But bigamy, hindi yan matatawag na private crime, public crime yan. Kahit sino pwede magdemanda. Mm-hmm. Eto, gandang umaga po, maganda po yung programa po ninyo. Paano po halimbawa yung asawa na babae nangangaliwa? Di na ho nagkaanak siguro ito. Dalawang baby, ano to? Hindi ko maintindihan yung message niya. So it means yung mm-hmm. parang yung babae nangangaliwa. Oo. Tapos nagkaanak, then sa ibang lalaki, then yung marriage birth certificate, nakaperma doon ang lalaki. Ibang lalaki. Ganun ba? Pero meron pa siyang pahabol, attorney. Sabi niya rito, nalaman ng asawa na nakipag-live-in
GF niya, tapos eh galit ho yung asawa niya nang nalaman, of course, no, na may kalivin na iba. Yung asawa niya, hindi naman siya pinakikialamanan. So may anak, dala bata, taga Bulacan po. So yun. So i-presume lang po lang natin. Oo, medyo malabo ho yung text. Yung babae may ibang karelasyon na buntis. Mm-hmm. Then yung ang tatay iba. Mm-hmm. Yung sa birth certificate ng bata, iba ang nakalagay. Kasal sila. Kasal sila sa una. So, pwede maging evidence yan na sa pangangaliwa, adultery po yan. Mm-hmm. Okay, thank you po. No, siguro sa ating mga texter, medyo keep it short and simple po yung inyong mensahe. Ayan, para mas madali ho nating masagot. Tama po. Good day po. Pakikiapid po ba nagaganap 18 years ago? Kasi po, nagkaanak sila ng dalawa. Okay, ibinahay pa niya, ay pwedeng kasuhan. Kasuhan ng ano po? Ng? Yung nakikiapid. What's nakikiapid? yung malalim na Tagalog yan. Yung parang may kalago yung iba. O, kabit. Ayun. O, pag may kalago yung 18 years na nagkasama. Mm-mm. So, in that case, pwede pa rin. 18 years nang naganap yung pakikiapid. Pwedeng magdemanda, but of course, yung credibility ng complaint, pwedeng maapekto yan. Bakit ngayon na nag-complain? Mm-mm. In fact, like yung kaso ng rape, 4 years na di ba? Nangyari. Di ba? May issue na about the credibility. In fact, ang prescription ng crime of rape is 20 years. So, 20 yung 4 years, bagong maaga pa yan. But of course, kahit na yung prescription ng crime is 20 years, normally, you have to file a complaint within a month lang. Pag 4 years na, ang credibility maepektuhan talaga. Oo. Kasi yung tanong nga, bakit ngayon lang? Oh, bakit ngayon lang? Mm-hmm. How much more sa 18 years? Okay. So, ito, last tanong na natin ito. Si Ana ng Pampanga. Tanong ko lang po, may visa ho ba ang kasal December 17 nung nirelease yung kontrata? Kasal December 17. Okay, pero ang nakalagay, December 20, tauhan po ng mayor ang nagkasal. Salamat po. May visa ba yun? Actually, pwede natin i-complain. Pwede tayo mag-file ng annulment on the ground na walang legal personality or authority ang magkasal. Mm-hmm. But hindi siya automatic. Kailangan pa rin mag-file ng annulment or nullity of marriage. Mm-hmm. Kasi po, wala nga tayong karapatan to declare that our marriage is void in our own. Kailangan, it's only the court of justice na may authority. Mm-hmm. And nakalagay po sa ating batas, only the family court. Family court ang may authority to declare that our marriage is void. Okay, sige po. So, ayan po yung ating mga katanungan at thank you, no, doon sa ating mga kababayan na nagpadala ng kanilang message. Pero meron sana akong gustong ihabol, kaya lang nawala ho. Yung sa shotgun na wedding. Kasi yes. Meron nagtanong dito, ito, attorney, sabi niya, I got married when I was 30 years old in a shotgun marriage setup. When I retired from work and work on my marriage contract, I found out that our contract was not recorded at the civil registrar's office. I checked my status sa NSO and found out I was not married at all. So, paano ang gagawin niya? Oh, it means he's single. Wala problema. So, paano yung records niya from wala. That time na wala sila, hindi sila kasal. Hindi naman sila kasal pala eh. Ayan. Ano yun? Good ba yun or bad? I don't know sa kanila. But depende. Kung mahal niya yung babae, so it's bad. Kasi hindi siya kasal. Kung hindi niya mahal, oh, that's good news. Ganun kasimple, ha? Okay, so siguro final message, Attorney Mark, sa ating by the way po, sa lahat po na magtatanong po sa atin, please like po my Facebook page po sa www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. I repeat po, www.facebook.com/MarkTolentinoLaw or sa website po natin sa tatlong www.marktolentinolaw.com. Mm-hmm. Pwede po kayong tumawag sa landline po natin sa 209-6203. I repeat po, 209-6203 Mondays to Fridays. Or pwede po kayong mag-text anytime po sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. Okay, at isa na naman pong Sabado ng umaga. Ayan, programa ho natin, Talk to My Lawyer, ang natapos. Pero huwag ho kayong mag-alala doon sa mga concerns na ipinadala nyo po via text. Dahil
by next week ay sisikapin ho nating masagot ho yung mga naiwan nating mga katanungan. Yes. Lalo na kapag may kinalaman po sa family law. Tama po yan. Ayan. And particularly yung ating topic ginawa kanina, yung illegal marriages. Okay, so kami po ang inyong partner sa batas, Jackie Maestrado. Attorney Mark Tolentino. Ang inyong abogado. At Maestrado. Sa palatuntunang Talk to my lawyer.